Hello guys, magluluto tayo ng masarap, malutong na lumpiang Shanghai, kundi walang iba kundi ang ating bite-sized lumpiang Shanghai, medyo maliliit mga idol. Siya nga pala, ito nga pala daw yung paborito ni Alice ko, ayon sa ating spy, ayan. Joke lang po mga idol, mga kabarangay. Siya nga pala, magluluto nga tayo at seryosuhin natin ang ating pagluluto para naman tayo ay may views mga lods. Ayan, una siyempre, ayan, nag-prepare tayo ng ating sibuyas at siyempre yung carrots at siyempre mas masarap pag may celery or kinchay. Haluan natin yung ating lumpiang Shanghai para may kunting aroma. So ayan, nilagyan na po natin yung ating bawang, carrots, pagsamasamahin na natin siyempre yung sibuyas at i-blender lang natin mga idol. Siyempre pwede naman natin isama sa pagpapagiling. Kunyari bumili tayo ng giniling na baboy sa palengke, magpagiling tayo. So mas maganda kung may dala na kayong sibuyas, carrots, binalatan nyo na, nugasan nyo na at isama nyo sa pagpapagiling. So sa pagkakataong ito ay hindi ko na naisama sa pagpapagiling yung ating gulay dahil meron naman tayo blender. Blender na lang po natin. Ayan. Yan, tinimplahan na rin natin ng kunting asukal, bichin, siyempre kunting paminta. Cornstarch mga idol, siguro mga 1/2 cup at siyempre 1/2 cup na harina, paghalo-haluin lang po natin. Siyempre kunting asin pampalasa, asin or patis at oyster sauce mga idol, napakasarap nito pag hinaluan natin yung ating lumpia Shanghai. Siyempre yung ating seasoning at dalawang itlog, ayan. Halo-haluin lang natin, pwede naman kamayan, so sa pagkakataong ito, ginamitan natin yung sandok. Ginamitan natin ng sandok siyempre para, siyempre vlog yan eh mga idol. So ayan eh, isa pa sa nagpapabango sa ating lumpia Shanghai ay walang iba kundi yung ating sesame oil. Ayan, the best yung lumpia Shanghai pag may sesame oil. Lang wala naman tayong available, so hindi na, huwag na natin pilitin. So yan, ipahinga lang natin ng konti habang ipiprepare po muna natin ang ating lumpia wrapper. So ayan, nagbalot na po tayo. At balutin lang po natin ng tama lang, katamtaman ang laki yung tatipong pang negosyo ang ganyang size mga idol. Ayan. Ayan, at maraming salamat sa pala sa aking mga followers mga idol, sa aking mga followers, mga viewers, staff fan. Shout out sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Kusinero ng Barangay at medyo marami-rami na po tayo. Magkakalahating milyon na po tayo mga idol. So yan, kaya po tinawag siya na bite size dahil hiniwa po natin sa apat yung isang large na or medium na lumpia wrapper. So inapat natin. So mas maigi yung ganito, mas lutong-luto yung karne, at higit sa lahat mas malutong. So sa mga nagsasabi na baka pumasok yung mantika, hindi po. Wala pong mantika ang papasok dyan. Mas lalo nga siyang masarap at mas lalo siyang malutong pagka hiniwa natin ng medyo bite size style ni ating lumpia Shanghai. Kaya luto na po ang ating masarap na lumpiang Shanghai na bite size mga idol. Ayan, ganyan na kasimple, kadali magluto ng masarap na lumpia Shanghai pang tinda, panghandaan, ayan, sa ating mga canteen catering mga idol, sa mga canteen concessionaire. Ayan, maraming salamat muli sa inyong lahat. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagoong at ng ating sukarapsa, nasa comment section po ang link ng Shopee. Ayan, salamat.